Nandito tayo ngayon sa Kolehiyo ng Komunikasyon at aalamin natin ang ating mga estudyanteng madla kung ano nga ba ang reaction nila sa nakaraang Metro Manila Film Festival. So, tara na! Nanood po ba kayo last MMX? Sa movie lang. So, ano yung movie na pinanood? Seclusion. Vince Cat. Die Beautiful. Seclusion. Tsaka Sunday Movie. So, ano yung dahilan kung ba't mo sila pinanood? Kasi, bago. Pinanood ko siya kasi, bagong indie films. Kasi, unlike dun sa mga nauna, kumbaga, bago sa taste ng tao. Tsaka, nag-expect ako ng kakaiba. Kasama ko kasi pamilya ko nun. Kasi, naniniwala ko na kapag indie film, maganda siya. Story-wise, character-wise, tsaka may meaning yung film. Parang hindi siya basta may palabas. Ano yung masasabi mo sa nakaraang MMFF Festival at ano ang nakikita mong kaibahan nito sa mga nagdaang quality wise as in okay siya, swak siya pag pinanood siya ng intellectual na tao. Ang napansin ko mas pinalabas nila yung mga indie movies kesa sa mga tulad ng Kay Vice Ganda, ganon. Yun lang ang napansin ko. Mas may mga story, magandang story yung kinalabas nila. Yung quality ng film, mas maganda yung story, yung plot, and compared dun sa mga naon. Kumpara sa previous film, masasabi ko na yung MMFF this year, para siya sa mga audience na kaya kumintindi, at para siya sa mga audience na para sa iyo dapat bang maging tuloy-tuloy yung ganitong klase? Yes, of course. Mas gusto ko nga yung mga movies na pinalabas ngayon kaysa dati. Wala akong pinapanood dati, ngayon lang. Metro Manila. Suporta ako sa indie. Kasi unlike sa mga nagtitrend ngayon, maraming magaling sa underground ng mga movie, yung mga nagpo-produce ng movie. Sa akin, good siya, lalo na sa mga bata, sa mga susunod na generation. Good practice siya kasi matuturuan natin sila mag-isip. So, ano yung masasabi mo sa bigging redundant ng mga films dati, yung mga nakaraang era? Yung pagiging redundant, parang naging standard na natin siya. So, yung etong nagdaang MMFF, naging eye-opener siya sa mga, sa atin, sa mga communication students, sa mga tao, na may mas mataas pa palang kalidad ang nakayang gawin yung mga Pilipino pagdating sa paggawa ng film. Okay lang, gusto nila yun eh. Wala naman tayong magagawa na, ang sa akin lang, dapat nakadepende sa viewers. Di lang sa viewers nakadepende, dapat nakadepende rin kung anong aral ang ibibigay ng movie para sa mga viewers. A waste of money and time. Yun lang. Mas mabuti yung iba naman kaysa lagi na lang sila big, sila Vice Ganda. Lagi naman lagi comedy. Dapat may ibang twist naman. Kasi 2017 na, bago na. Redundancy. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit istorya, paulit-ulit ng mukha, tulad nito. Kailan ba nawala ang isang to sa mga pelikula niyang iisa lang ang kwento? I'm back! 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 La! Wow! Ito ang isang to. Welcome to Enteng Kabisote! Enteng Kabisote! Enteng Kabisote! Wow! Hi fans! This is Enteng Kabisote, version 10. Sino ba namang hindi may imatay dito? Kung taon-taon na lang, paulit-ulit na lang ang kwento. Ba't di na lang tayo gumawa ng mga pelikulang tulad nito, o nito, o mga pelikulang magkahatid pa sa atin ng karangalan mula sa ibang bansa? 2017 na mga be, at naghahanap na ng bago ang mga tao. Ang mga redundant films na nakasanayan na natin panoorin
ay nabubulok na at isinusuka na ng iba. Mas gusto nila lang yung nag-iisip at naghahanap na sila ng mas may kalidad. Kaya sana naman ay suportahan natin ang mga Filipino filmmakers na gumawa ng pelikulang na kalidad para sa mga susunod na panahon ay mas makilala at patuloy na umunlad ang industriya ng pelikulang Filipino.